Alright mga kaip, and welcome back to my vlog called Let's Talk About Sax. Ngayon po, ang kasama po natin. Ako, nakikita ko siya lagi sa Facebook. Actually, karamihan naman ng mga guest ko dito. Siyempre, sa Facebook ko sila nakikilala. Pero na-attract ako dun sa mga pinupost nilang mga videos. And isa po siya sa mga nakita ko na talaga nga namang sabi ko, uy, ang husay naman ito. So medyo naging curious din ako sa kanya. Kaya gusto natin siyang i-guest ngayon. Ladies and gentlemen, kilalanin natin ng gusto si Totz Sundiang Davis. Totz, magandang araw sa iyo. Kamusta? Bumati ka na lang sa mga kaihip natin. Hello po sa mga kaihip natin, sa mga guwapot at magagandang saxophonist. Yan. Sa buong mundo. Yeah. Oo nga. Totz, salamat at pumayag ka na ma-interview kita kahit sandali lamang. I'm sure busy ka. Oo. Sige, bigyan mo kami nga ng background dahil na-mention no, nung nag-uusap kami ni Totz nung una, nung iniimbita ko siya, parang nabanggit niya na nagtatrabaho siya sa ospital. Frontliner ka nga pala. Naku, marami salamat sa servisyo mo. Mabuhay ka at sana nag-iingat ka. Oo naman, Sus Maria Josep, hindi namin kaya yung ginagawa mo. So kwento mo nga sa amin kahit sandali, konti lang. Saan ka ba nagtatrabaho? Anong ospital? Si Chamba? At exactly anong ginagawa mo doon? Yes po, bali po ako ng isang administrative staff from before po sa dialysis center. Okay. But now po sa Marquee Doctors Medical Center po ako under po from Dr. Irma David Quintanar. Ayun. Yun po. Oo. So admin staff din po, sir. Eh nag-iingat, I hope nag-iingat ka doon, ha. Parang yes, sir. Oo, please, ha, mag-iingat ka araw-araw. Oo, PPE. On PPE, may super init sa loob and the face shield and the face mask. Yun po. Right. Kailangan na kailangan. Tapos, na ilang araw ang schedule mo sa hospital? From Tuesday to Friday, Saturday po. Bali, yung day off ko is Sunday and Monday. Tapos, yun na po. So, after duty, uwi ako ng bahay. Tapos, agad ligo. So, pasma ang abot. Ay, ano ba yan? Grabe. Naku, once again, maraming salamat sa servisyo. Mabuhay ka. Again, uulitin ko, ulit-ulitin ko na hindi namin kaya yung ginagawa nyo, kaya mabuhay po kayo. Ang pwede namin gawin, eh, wag na lang magpahawa para hindi kayo madagdagan ng tatrabahuhan. Ano? Opo. Ayun, naku. Totz, sige, mapunta naman tayo ngayon sa kwentong musiko. Paano ka naging isang musician? Dahil, medyo malayo yung naging transition ano, mula musician hanggang dito nga sa ospital. Paano ka ba nag-umpisa bilang isang musician?
Started po since 1999. That was grade 6 po. So may community po sa Pandakaki, Rest Settlement, Mexico. And meron pong band po doon, which is band 94. So ang humawak po doon, sina Lolo Salvador Manaloto, and Lolo Julian, and bapang or yung Tito Nicolas Sunjang. So nagtayo po sila ng banda, and then after po nun, ang naghawak po sa akin, sa amin ng banda is yung mami ko, which is Baby or Felicitas Davis. So tinuloy po niya yung pag-aral po ng mga bata na for musiko. So nagkaroon po ng batch 1. So yun yung mga artist namin at kuya. So kami yung pangalawa. Batch 2. So after po noon, so nakapag-start na kami nag-aral po, and then sa AUF din po, sa Angeles University Foundation. So doon din po ako nag-college. So nakapag-degree din po ng bachelor's business administration, major in entrep po. And ah, okay, then, no? Sige. Yes. After 4 years po, yun. So, nakapag-start po ako na work ng sa hospital. May history din po yun dahil bakit ako nag-aroon ako ng background sa hospital. Please. Nung nagsa-start po akong nagsa-search ng for hiring, ganyan, kasi medyo mahirap. So, parang, hindi ko lang, parang blessing in disguise. Nag-bless po kami. Tatlo po kami eh. Nag-bless po kami dun sa may-ari ng school kung saan kami nag-aral po. So, tinanong lang sa amin kung anong ginagawa namin dito sa AUF po sa Angeles. Sabi niya, sabi ko po na naghahanap po kami ng work. So, after po nun, sabi niya, o tara, sama kayo sa office namin. Bigyan ko nakita ng work, sabi niya. Kasi alam po niya na musicians po kami. So parang ayaw niyang umalis yung mga musicians niya. Ayun po. Doon kami nag-start na nagkaroon ng work sa hospital po. Pero ako patuloy po sa hospital pa rin po yung base ko. CT scan, laboratory, ultrasound, and to the echo. Yan po. Wow, grabe. No? So ibig sabihin, isipin mo ang yung opportunity na binigay pa rin ng music sa iyo dahil sa music, napunta ka sa ganyang klaseng trabaho, di ba? Pero nung ikaw ba'y nag-aaral, naging scholar ka dahil din sa music mo, or yes po. So ibig sabihin, scholar din po. So ibig sabihin talaga ang laking bagay ng music sa buhay mo pala dahil number one, naging scholar ka tapos nakatulong sa pagpasok mo sa trabaho. Opo, very, very, very true. Kasi yun nga po, nakakapag-sideline din sa mga ibang events, ganyan. Like, for example, sa mga Christmas parties nila, or may competitions ng bawat hospital. So, nai-invite din po ako, sir. Oo, hindi. Naku, mga kaihip, kung hanapin nyo si Totz sa Facebook or sa YouTube niya, panoorin nyo, magaling, napakagaling. Sabi ko, namamangha ako. Sabi ko, paano yung style nito? Ayun, dadating tayo dyan sa pag-uusapan natin. Sige. Ngayon, umpisahan na po natin yung formal nating interview. Totz, umpisahan natin. Of course, I hope you have seen one of my vlogs. No? Siyempre, ang una kong tinatanong sa aking mga guest, kung ano ang gamit mong saxophone. So this is, ladies and gentlemen, is what you call, what is your gear? Ayan, Totz, ano bang gear mo sa paggamit ng saxophone? At saka, ano-ano ba yan? May alto, tenor, soprano? Ano ba yung mga tumtumtum mo? Yes po. Bali po yung naano ko po is, instrument po is alto saxophone, which is Selmer Mark 7 po. Oh. So, yes po. Pero yung una ko po, sir, is Yamaha Yaster 23. Okay. Pero, mabait po akong ate. So, yun po yung mga sumunod sa akin ng mga cousins. Inibigay po ako po sa kanila yung mga saxophone na nanggaling po sa akin. Ah, wow. So, yes po. And then, basta mag-aaral lang po sila ng saxophone. Saxophone and marching band po. Yun. Tapos,
Ngayon po, yung pong alto ko is saxophone. Mm-mm. And then, yun po, mark 7. Tapos okay, may tenor din po. Okay. Pero, binigay ko na din po dun sa kinakapatid ko po na nag-aaral din po. Tapos, yung soprano, Fernando po, na saxophone curve. Yun po. Okay. Ba, ang galing, ano, napaka, ano mo naman pala, napaka generous mo naman, mapagbigay ka sa mga, ano, para matuto din sila, which is very, very nice of you. So, okay, so ibig sabihin, nag-concentrate ka na lang ngayon sa alto, tama ba, at saka sa soprano? Yes po, sir. Alto and soprano po. Soprano, yung, okay. Yes po. So, dun sa Selmer mo na Mark 7, anong mouthpiece ang gamit mo? Jody Jazz Jet po. Nabili ko po yun kay Sir Joseph. Hi, Sir Joseph. Thank you po sa inyo. Teka muna, Joseph po, Caballero ba yan? Yes po, Sir Joseph Caballero. Okay. Mahira ka, Joseph. Joseph? Oh, sige, go ahead. So, ano po yun? Tagal kong naghanap ng yung perfect na mouthpiece po para sa akin. Kumbaga, yung talagang hiyang na hiyang ko kasi nag-Black Diamond beach learner na po ako. Mm-mm. Hindi ko pa rin maano. Tapos Duke of Seven. Tapos yung Jumbo Java, yung last ko, yung Jumbo Java. Sir, yun yung ano ko. Tapos, kasi nung nasa China ako, nagbabalak akong mag-order ng Jody Jazz or yung yung Jumbo Java. Mm-hmm. Kaso, may nag-recommend sa akin na Jumbo Java na lang kasi parang halos pareha sila. Mm-hmm. So, nung year pong to, nung January, nag-usap ako ni Sir Joseph. Sinabi niya sa akin na try mo to, yung Jody Jazz. Mm-hmm. So, ayun. Nung tinry ko, naging swak na po sa akin. Sabi ko, hindi ko na pagpapalit to. Last mouthpiece ko na to. Talaga ba? Parang hindi naman. Then, napansin ko kasi... Hindi na po talaga yun, sir. Napansin ko sa mga kaihit natin, talagang number one, ang hilig magpalit. O syempre kasi talagang hinahanap mo yung swak sa'yo. Eh, no? I guess ito yung pinaka hinahanap mo na iswak mo na sa wakas. At least di ka napagastos masyado. Opo. Oh, yun, no? Mismo. Tapos anong reed ang gamit mo dito sa mouthpiece mo? For now po is legere po. 2.5 po na size. Okay, very good. Tapos yung soprano, of course yung Fernando na curved, and then mouthpiece. Yes po, mouthpiece is Duke of Seven po, from Sir Alan Symbol, and yung legere din po na 2.5 din po na size. Ah, okay. May talaga bang preferred mo ang legere, hindi ka nagki-cane din? Pag for practice lang po, pero mas preferred ko po talaga yung ano, sir, yung legere, sir. Yun yung nice. Hiyang na ano. Oh, edi hiyangan talaga yan eh, no? Tsaka yes, sir, ang kagandahan sa legere, subo agad, hindi mo na kailangan basahin or ano. Very good. Okay, so ladies and gentlemen, yan po yung gear ni Totz. Ngayon naman, pupunta naman tayo at tanungin natin ang kanyang practice routine. Dahil alam natin, napaka-busy niya sa ospital. Tingnan natin kung paano siya nagpa-practice at nakakapag-practice pa ba siya. Totz, paano ba ang practice routine mo? From work po, so kung usually po kasi is 8 to 5 lang naman po kami, office hours lang naman po. Mm-hmm. So after work po, diretso po ako ng kwarto for the long tones, sir. Okay. Uh-huh. And I have my ano po, yung pong tuner. Bali, gamit ko lang po is yung app. So yun lang po yung gamit ko, para importante din po kasi yun eh. May kritiko din po ako, yung nanay ko po. Kapag, yes, manager po kasi siya ng Band 94. Right. Pero, when it comes, kasi sa family po namin talaga, sir, is nag-ano po eh, may musiko din po na family. Buong, halos ng family po namin. From lolo, tita, tito. Yes po. Musiko pala talaga so, kayo, no? Yes po. And then, pagka wala po sa tono, pumapasok habang nagre-recording, pumapasok, ganyan. O wala naman sa tono, gano'n.
Strict pala si Mami. Eh, si Mami, tumutugtog po ba? Pasensya pa, na-cut kita. Hindi po, sir. Majorette siya, sir. Ah, talaga? Majorette siya before. Yes, oh, po. Wow. So, sorry, na-interrupt kita. Natuwa ako eh. So, long tones with tuner. Tapos, anong next no? Nagsuscales ka na? Or tapos po, lagi pong nakikinig ng mga music. So, kumbaga, nakukuha ko po yung mga tones. Kasi mayroon po kasi ako naging teacher ng jazz music before, si Dr. Michael Young. Pinupuntahan po namin kami dalawa ng mami ko. Pagka nung nag-aaral po ako ng college, every Wednesday po yun. So, lumuluwas po kami ng Manila. Right. Sa pinupuntahan namin sa PUP. Tapos, sabi niya sa akin is, yung kumbaga hindi mo na mag-concentrate sa mga notes, kumbaga italas mo yung mga ears. Kumbaga lagi na nahihilig sa mga music ganyan at saka yung ano. So nasusundan ko. So doon ko po nakukuha yung tamang tune po ng pag-blow po ganyan. Yun. I guess pati yung musical styles mo doon mo nakukuha sa pagpapakinig mo, no? Yes po. Saka mayroon po akong nakatabing sa concert sa Sasmuan po. So nakatabi ko po siyang nagsasaxophone si Sir Rancis. So doon po niya nagsabi na kumuha ka ng inspirasyon mo. Kaya yon, ang unang inspirasyon ko siya. Aba. Si Rancis, pambihira. Yes. Naging guest na rin natin. Yan, oo, naging guest na natin dito. Napakahusay yes, nga sir. Naman talaga. Ay, nako. Okay, so yun ang yung practice routine. Ngayon, pupunta naman tayo sa tinatawag na how do you do it? Kasi meron tayong portion na, halimbawa, kung may gusto kang i-share sa amin, ano, na kunyari, meron kang specialty. Halimbawa, PC mo ba yan o pag slide ba yan or yung style ba yan? Ano ba ma-share mo sa amin? How do you do it? Ano bang ginagawa mo? Actually, sir, sa mga styles po, wala naman pong particular na ano. Kumbaga, sa pag-embrasure na lang po siguro yung maano ko, sir. Sige, kasi sige. Before, yung pong nasa China ako, sir, sa Ningbo, kasi nag-Ningbo, China po kami. Bali, female band po yung naitayo pong marching band po doon. Okay. Tapos, meron pong isa doon na nagsasaxophone din po. So, lagi kong nireklamo yung dito ko sa lower lip. So, yung lower lip, lagi kong kinakagat. So, okay. After performance, sobrang sakit. So, ginawa niya, pinakorek niya, na sabi niya, yung pwersa, yung dito, tapos, kumbaga, ito yung nandito, nakapatong lang. So, yun lang naman po yung maano ko pong sa pag-ano ng embrasure, sir. Para sa akin, sir. So, all throughout, ganun po yung ginagawa ko, sir. So, nawawala. Nawawala. Pagka hindi na siya sumasakit. Yun, sir. Okay. I see. Ayun, mga kaihip. Yun ang how do you do it ni Totz. So, nag-China ka pala? Nag-banda ka pala? Matagal ka ba sa China? Yes, sir. Bali, 2 years po. Female band. So, kung ano po yung mga suot ng mga majorette, ganun din po yung suot natin, bro. Yeah. No choice. Okay lang naman kasi yung mga karap po namin is mga chinita, mga Chinese ano po. Oh. 2 years ka yes, rin doon, ha? Pero ilan taong ka nun, if you don't mind me asking? Nung nag-China ka? Ano po, bali 2014 yun, sir. So, mga nasa 27 po siguro yun, sir. Ah, bago lang. Bago lang din. Bago lang po. Bago lang halos kawi lang po noong 2017. Ay, okay. Ang galing ha. So, ang dami ka rin natutunan doon, na-experience doon, I'm sure, no, sa China. Yes po. Pero nag-tenor ako doon, sir. Ah, tenor so, naman. Laki, diba? Oo yes, nga. Po. Pero ang tenor doon na galing, saka sila na nag-supply sa'yo. Oo. Sila po yung nagbigay ng mga free instruments po, tsaka yung Mouthpiece. Aba, okay din naman pala. Okay naman pala. Okay, so mapunta naman po tayo dun sa pro tip of the day. Ito, iba to eh. Pro tip to eh. Kasi pwede itong sa pananamit, sa pag-attitude mo bilang musiko, yung kung meron kang gustong ipahagi na, ito, ang tip ko sa'yo, ganito, dapat
ganito ang tipa nito. Again, so ladies and gentlemen, this is the pro tip of the day, of course, featuring Totz. Totz, ano ba pro tip mo ngayon sa atin? Yung pagsuot, sir? Ikaw. Bahala ka, kahit ano, kahit anong gusto mo. Kunyari, yung pakikinig, kasi na lagi kong nadidinig sa'yo kanina na talagang listening ang iyong isa sa mga sikreto. Una sa pagsuot, siguro, sir, yung basta presentable ka, ganun lang right. Naman po. Mm-hmm. If you're playing with the weddings, ganyan, mm-hmm. Siguro, with necktie and ano po polo and for Americana. Tama. And then just ano po be yourself na lang, ganun na lang po, and play with enjoyment. Kasi yeah. Kahit ano po yung problem mo sa bahay, mm-hmm. Huwag mo nang dalhin sa pag-ano sa mga events. Kasi mm-hmm. Nakakaano rin po 'yun eh. Sabi nga po nung musical director namin before na nasa China, kahit ano yung maging problem mo is pag nag-perform ka, perform talaga, performance level. So right. Kahit umiiyak ka, as in, kailangan magsasmile ka. Ganun po. Tama. Tama. Okay, ayan, magandang pro tip yun kasi minsan nakakalimutan natin as musicians, nakakalimutan natin yung tamang pananamit, tamang pananalita minsan, di ba? Or yung tamang kilos, lalo na pag nasa gig nga tayo, kagaya ng sinabi ni Totz. Dapat yes, makita nila na talagang para respetuhin tayo, di ba? Ganun naman kailangan. Eh, para hindi tayo basta-basta lang na musiko lang yan. Huy, excuse me, ha? Mahirap yung ginagawa namin. Hindi ba, no, Totz? Pero parang ang dali-dali mong ginagawa, eh. Ay, ikita ko sa'yo, eh. Hindi naman, sir. Ang bihira. Hindi naman po. Ay, naku. Anyway, naku, Totz, maraming salamat pinaunlakan mo yung aking imbitasyon. Baka may gusto kang i-shout out or may pasalamatan, wala ka bang sponsor or yung mga kaibigan mo, mga kasama mo sa trabaho? Please. Yes po. Bali, unang-una nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi po dahil po nag-work po ako sa hospital, wala po pa rin pong COVID na ano po sa akin. At sa aking family, lalo na sa mommy ko kasi senior citizen na po yun. So kahit hindi ko po siya nakakasama kasi nag-ibang bahay po ako eh. So may live-in partner po ako, sir. So yun. So yung live-in partner ko naman po nag-work sa mall. So thank you din. At least hindi po siya nagkakaroon ng sakit. And stay safe na lang po sa lahat po ng nakinig at nanood po sa inyong vlog, sir. And thank you. Thank you ako. Din po sa inyo. Thank you na po. Ako nga magpapasalamat. Nagulat po ako, sir. Nagulat bakit ako. Hindi, kasi ang dami na natin mga kaihi. Pero, syempre, habang maandar yung Facebook, nakikita ko, oh, napanggaling nito. Ah. Talagang, ako curious ako. Thank kaya, you po. Oo, kung hanggat nagugustuhan niyo po ito yung vlog na to, itutuloy-tuloy natin hanggat madali natin. Oo, sir. Oo, sana may man natututunan kayo. Naku, Totz, maraming salamat. Ah. Huwag mong titigilan yung pagtugtog mo dahil isa kang inspirasyon sa akin din. Yes, sir. Tsaka yung pamilya ninyo. Kami nga din po nagtatanong sa akin, sir. Kaya lahat nung knowledge na nalalaman ko, so sinishare ko din. Actually, may dalawa na akong naging tinuturuan. So, pag halimbawa nag-record sila, so mini-message ko din sila. Para ma-correct yung mga nagagawa. So, okay naman po. Yeah, nagugulat lang sila. Hindi, okay yun. Tama yun. Kasi pag tayo naman, dapat hindi tayo nagdadamot sa kaalaman para naman lahat tayo matuwa sa ginagawa natin. Ayun. Oh, naku, Totz. Maraming salamat ulit. Baka na-istorbo na kita. Tapos, magpapahinga ka bukas. Ay, hindi, sir. Balik ka na naman sa trabaho. Yes, Tuesday, sir. No? Tuesday bukas. Ako, mag-iingat ka Tuesday. Palagi. Oo. Ha? Tsaka tuloy-tuloyin mo lang yung pagtugtog mo. At maraming salamat muli sa iyo. Thank you, sir. Okay. God bless you. Ha? God bless you more. Ingatan ka ng Panginoon. At again, mabuhay ka. At salamat sa serbisyo. Maraming salamat. Yes po, sir.
Alright. Yan po mga kaibigan, si Totz Sundiang Davis. Nagustuhan niyo po yung ating vlog for today, paki-click lang po yung subscribe at saka yung notification bell. Alam niyo na naman po yan. Tuwing nagpapaalam ako, yan lang naman ang hinihiling ko sa inyo. Tapos sundan po natin si Totz sa kanyang mga social media accounts. Totz, lalagay ko lahat ng details mo dito sa ano ha, yung mga links mo ha. Hihingin ko yan sa iyo mamaya tapos isasama ko po sa ating description down below. So again, mga kaihip and ladies and gentlemen, thank you very much. Again, this is Joe Cuenco with our vlog called Let's Talk About Saxophones with Totz Sundiang Davis. Maraming maraming salamat po and hope to see you again. Maraming salamat po.